So, pag sinabing police, tayo. Pero hindi lang tayo. Because it connotes sa law enforcement, ika na. Kasama dyan yung NBI, yung PIDEA, yung custom. Kasi lahat yan may police power yan eh, ng law enforcement. Yung pangalawa, yung tinatawag na prosecution. Pangatlo, yung court. Tama? Pang-apat, yung correction. At yung panghuli, yung community. Okay. Sa police, ang function natin bilang police dito sa five pillars of justice, lalong-lalo na yung mga na-assign sa investigation, tayo yung gumagawa ng dirty works. Bakit sinabing dirty work? Kasi tayo po yung nagko-collect ng evidence para ma-prosecute natin isang offender. No? Pero hindi tayo nagsasampa ng kaso o case na sinasabi nyo at palagi nyo naririnig. Ang police lang po nagre-refer tayo sa prosecution ng complaint. Okay. At dahil dito sa nakalap natin na ebidensya patungkol sa isang insidente o isang krimen, hindi kaso ah, krimen pala kasi sa ating police, walang kaso sa police. Mamaya malalaman nyo kung bakit, isa-isay natin. Wala pong kaso sa police. It's a crimen or incident. Ito, very basic ito. Para ano, medyo magkaroon tayo ng idea kung bakit natin kaya laging sinasabing kaso. Medyo ano na yung kaso kasi, kumbaga nagahasad ang gusto yung kaso. Wala pong kaso sa police. It's a crimen or incident. Bago natin i-forward po kasi o i-refer yung isang incident o krimen sa piskalya, kailangan kumpleto tayo ng mga pieces of evidence. Pagdating sa piskalya naman, yung sa piskalya, wala pang kaso rin sa piskalya. No? Wala pang kaso sa piskalya. Pagdating sa piskalya, at depende sa appreciation nila, doon sa in-refer natin na krimen o incident, iaakyat nila ito sa court. At upon evaluation of the court, kung may probable cause, saka palang magkakaroon ng criminal case number. Kaya pagdating sa court, patatawag kayo yung hindi na suspect. Pag sa police, suspect pa lang yan. Yung accused, patatawag na yung accused pertaining to that case na dinidinig ng korte. Kaya saka palang nagkakaroon ng kaso sa third pillar of justice. So, kung halimbawa, itong building natin, fourth floor ito, no? Gawin natin fifth floor. Yung bang first floor, yun yung police. Yung second floor, yun yung prosecution. Yung third floor, yun yung court. Yung fourth floor, yun yung correction. At yung fifth floor, yun yung community. Sa tingin nyo ba, sa inyong palagay, yung bang third floor at saka fourth floor, nagpapakabot, nagpapanagpo ba? Ganun lang simple. Ganun lang kasimple ang explanation niya. Hindi, di ba? Step by step. Step by step yan. Kaya kayo mga kasama sa ating kapulisan. Ako, 26 years na ako sa servisyo. Nung nag-IOBC kami, saka lang namin napagtanto nung nag-lecture si Judge Cruz sa amin. Anyway, kung sino may CIC rito, nag-undergo kay Judge Cruz. Ito yung explanation niya sa five pillars of justice na nire-re-echo ko lang kasi very basic ito eh, very basic. Kaya, in short, sa police, wala pang kaso sa atin. Wala pang kaso sa police. Krimen lang, incident. Eh, sinasabihan ko yung mga investigador ko na ilesen natin yung paggamit ng case. Tingnan natin sa dictionary yung anong ibig sabihin ng case. At krimen. Lalong-lalo na sa report natin bilang police, huwag nating gamitin yung retaliated pag nagkaroon tayo ng engagement. Kasi police tayo eh. Ibig sabihin, pag nag-retaliate tayo, may intent to kill tayo. Instead, imbes na mag-preserve tayo ng buhay dahil police nga tayo, law enforcement tayo. So let us avoid that. I hope with this, medyo naka-impart ako kahit na konti sa inyo. Maraming salamat at magandang umaga sa atin.